Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. What's up mga ka-aura and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe my YouTube channel and please hit notification bell para lagi ka updated sa mga videos ko. So today, pupunta po tayo ng Abu Dhabi. At sasamahan po tayo ni friend Rosel. So, ayan, tapos na ako po ako maligo. At nakakabit ko na yung lens ko. So, mag-retouch na tayo para sa ating aura. Excited na akong pumunta ng Abu Dhabi. Ah, nagpalit muna po ako ng ating t-shirt para pag nag-apply tayo ng ating colorette sa face, hindi siya madudumihan. So, first natin gagawin is maglalagay muna tayo ng ating basic primer. So, grabe. Hindi ko alam kung anong mayayari mamaya. Kasi napakainit sa labas. So, mabuti na lang yung binili kong primer is SPF. Bibilisan ko lang yung ating paglagay ng kulay sa mukha. Kaya ipo-forward ko na lang siya. Thank you.
So ayan, lalarga na po tayo. Tapos na akong mag-make up. So napakaputi pala ng face ko. Or hindi ko alam kung gawa lang ng lights dito sa bahay. So ayan, nakaayos na po aking mga things. Nakapagpak na po ako. Ayan. So mag-antay na ako ng konting oras kasi may oras kasi yung dating ng bus dyan sa bus stop. So ayan, nalagyan na ako, nakontak ko na rin yung aking kasama. So babush na po, kita-kita po tayo sa labas. At medyo mainit kaya mag-aayos ako. So babush na po. So ayan mga kaora, paalis na tayo. So magbabas tayo ng X92 papuntang Alpahidi, pasaka tayo ng metro station kasi ayoko maghintay ng ilang oras dito kung sasakay ako ng 46 or 48. So ayan, nakasakay na tayo ng bus dahil napakainit. So going tayo ng Ramla bus stop. So doon tayo sasakay ng X92 bus from Aljabiliya kasi mahirap sumakay ng bus papuntang Danube. So ayan, tapos for sure maraming tao, so magsisilpit lang ako dito kasi kahit malapit lang yung area bababaan mo, kailangan pa rin magsilpit. Guys, nandito na ako. Grabe, napaka-init. Sobra. Na-stress ako. Tapos, parang yung init niya galing talaga sa ilang minuto. So, mag-aantay na naman ako ng ilang minuto. Ayan. So, waiting ulit. Sobrang tagal ng bus dito. Baka mag-change plan ulit ako. Baka mag... Kapag dumating ang bus 48, so baka mag-take ako ng bus 48 kasi napakatagal, kanina pa ako nag-aantay dito, anong oras na. So the time check is 11:15 na po. So usapan namin ni Rosel is 11. So ayan guys, mga nakasakay ako pa ng bus after many hours. So yung lalo registration, nag-change po ako ng plan na magsakay. Kasi kung mag-take ko pa mag-X96, Grabe, sobrang dami ditong tao sa metro station at kung nakikita nyo, purong Pakistan at ibang lahi talaga ang makakasama. So grabe ang babaho. Ang may potok. She's well, hindi naman ako nakaabot ng metro. Kaalis lang. Pero 4 minutes lang naman ang hihintay natin. At least, ang mahalaga nakasakay na. Nakandito na ako sa metro station. Ayan, I'm already done here. I'm sitting here on bus metro station. So, nakapas ka na going to Ibn Batuta metro station. So, doon na kami makikita ni Rosel kasi hindi na kami haapos time namin para makasakay na papuntang Batuta. So, baka mamaya mahirapan din kami makasakay na papuntang. Dito na kami sa bus terminal ng so grabe, napakaraming tao. Tapos di mo matitig yung mga amin ng mga ibang lahi sa pang nakakasulaso. But siyempre, gusto ko to is ganda lang. Tapos sa panang mga mainit na panahon dito kasi masakit na kaya napakainit talaga. So mabuti lang sosot ko yung sunglass ko kahit paano nakaprotect yung aking contact lens. So
that time is 12:05 na. So, ang araw ko umalis, tapos anong pecha na ako nakarating dito sa metro station. So, napakarami talaga kasi nga patapos na yung Ramadan. Tapos na po yung Ramadan kahapon. So, marami sa mga panglahi na gumagala. Tapos, siyempre, bakasyon ng mga tatlong araw kasi holiday. So, yun na nga, galagala po ba. So, dalawang metro station pang ating lalakbay ng parte ng ibang batuta. So, nandito na ako sa ibang batuta, kadarating ko lang. So, the time check is 12:10. So, wala pa si Rosel, nasa FAB pa siya. So, hintay ko lang siya rito sa loob. So, bibili muna ako ng aming mainom. So, nandito muna ako sa batuta mall. So, habang nag-aantay ako kay Rosel, syempre nagugutom na ako. Bibili mo na ako ng ating food lang kasi hindi ako nakapag-breakfast kanina. So, yun na nga. So, jollibee mo na ako. Kasi kanina habang magano, nag-isip ako kung dito kami kakain, Rosel. Kaya, ako na lang muna kasi wala pa siya. So, yung gagawin ko, yung magpa-fast break lang ako. Kasi, hello po, ayam burger lang. So, magpa-fast break lang ako kasi nga, mamaya-maya ang dito na sa Rosel. Kasi ate, Jollibee. Ate, hindi ako nalang po. Sila yung Jollibee Dubai. May mga friends kayo. Tapos nila. Ayan, sila Kuya, si Ate Jimmy, tapos si Kevin. Ito sa naman si manager. Hello po. So, hintayin na lang natin ang ating tugang. Ay, grabe. Hirap makasakay. May chicken po. We were waiting 6 minutes for our order. So ayan, tapos na ako mag-fast break. Kaya lang sinabi ko, kasi nandito na si Rosel at ang tabihan natin siya sa may labas. So medyo naiihin naman ako today. But, so kailangan namin makasakay. Kaya, yun na nga. And I meet to her na kasi masyado nang mainit sa labas. So ayan, magkasama kami ni Rosel. So ayan. Di mo na nangyari sa akin. Sabi ko, tumataba na ako pero tagawin ko dumadami. Grabe, anong oras ako malas mo 9:30. Tapos pwede na ako nakasakal. Napakaraming tao. Kaya, ayun. So, ayan. Magka-carlip na lang po kami kasi mahirap yata makasakay ng bus. Pero may nakausap na po akong driver yata. So,
siya yung nag-organize ng event na to. Event? Hindi, siya yung nag-organize ng ano ng mga pasahero para sa mga magka-cargo. So, ayan, hintay na lang natin na mapuno ang kanyang pasahero. So, but now, padalatin lang din yun ni Rosel. Ayun, so, ayan, mag-hi ka na. Hi! Sa mga viewers natin. Ayan mga ka-auras, so pupunta na kami ng Abu Dhabi, paalis na kami. So, ito pa yung mga kasama ko, mga ka-girls. So, ilang may oras na natin. Siguro na mga isang oras na sa atin yata yung biyahe namin. Kaya mas mabilis kasi kailangan namin magmadali kasi mahirap magpagabi lalo pag maraming tao. Holiday kasi dito ng 1 week. So kayo din, holiday kayo ngayon? Mm, holiday kami. So ngayon kami nag-start ng holiday namin. Tapos hanggang Friday ng ano. Tapos Saturday, may pasok na ulit. So may bawi-bawi ng tulog din pag may time. Kasi diba, 6 weeks kami puyat. So, 6 weeks kami puyat kasi, 4 weeks kami puyat kasi 4 weeks kami walang off. Tapos, syempre, yung start ng overtime is 7 to 8. Nag-i-start yun noong November hanggang, yun nga, hanggang yesterday. Yun, noong Monday, yun, nag 7 to 8 kami. So, yun yung pinakahuli-huli. So, ilang months kami nag 7 to 8. Plus, sabayan pa ng Ramadan. So, ano siya, patayan talaga siya. Pero yung sahod, hindi pa rin enough. Diba? Kahit ano ka na, tumbling-tumbling ka na sa katrabaho, pero yung kikitain mo, hindi pa rin sapat. Kasi maraming gastusin sa Pinas na kailangan mong bigyan ng pansin. At ayun, so ngayon, wala kaming gagawin ni Rosel ngayon kasi ngayon na kami nagkaroon ng time. Gumala. Paiting tayo. Ayun. So, dito sa likod kasi abubukas lang ng aming aircon. Tapos yun lang na. So, baka ito rin yung sasakyan namin ko. Wala akong dala. Jacket lang kasi takot ako umitin. Kasi matamis lang. Hindi ako nagpapabango ng ibang perfume din kasi sensitive yung ilong ko. Kasi nga, pahinga ko ng pahing. Ano tayo, meron tayo allergy rhinitis sa tao. May ilang oras pa yung biyahe natin. Pap! Ay! Busy siya sa kanya ng ano. Tawagan mo! Ngayon yun, pare, kahit kunin mo lang yung alpus, kasi itadrag mo ngayon, tapos ibabalik mo ang kalakete. Time check.
So, andito na po kami ngayon sa Alwada Mall, kung saan ang meeting place ng aming friends. So, ito po, nag-picture-picture na po kami that time bago ako mag-open ng ating video. So, mag-antay lang tayo ng konti kasi maliligo pa raw siya. Ang haba ng oras ng tinahin namin, may taxi ngayon pala siya maliligo. So, maglilibot-libot lang kami dito sa area na to kasi dito yung area na meeting place namin. Pero ingat din kami kasi may mga masaselang park dito na hindi namin pwede i-take. Kaya yun, konting slow-slow lang. Ano masasabi mo sa ano natin? Inaantok ako. Ayun, siya inaantok. Saka hindi ako ang tsaka ng mukha ako eh. Para samantayin tsaka. Uragawa lang ng ano yan, ng ilaw. Hello! Andito kami ngayon, nakaupo ni Rosel. Habang naantay namin yung aming kausap na kaibigan na magbibigay ng aking pasalubong from the Philippines. Yun. So, samahan niyo po kaming libutin ang Alwada Mall. Dahil ayaw namin naman masayang yung aming gala dito. So, ayan. Kung nakikita niyo po, may trend dito sa aming park dito. Yan, kung nakikita nyo, may train dito sa aming park. Going to. So, hindi ko alam kung saan siya patungo. Pero dito lang yan. Parang maliit lang yan. Meron yan sa Pilipinas eh. Diba? Diba meron din yan sa mga mall? Yes. Kaso maganda lang dito kasi ano siya. Mas pambata lang yata yun. Parang beto siya makay. Diba dyan? Diba dyan tayo? Diba ba kanya sa buong mall? Kung nakikita nyo ang mall ng Alwada, kala mo napakalaki, pero sa bagay naman natin nililibot pa eh. Ano ba ba kung hindi ako nagdala ng budget dito? Hindi ako nagdala ng budget ng pera? Kasi, ayokong matukso sa mga bilihin dito. Baka may mga sale. May mga sale dito, tapos matukso ako, mapagastos lang ako. Kaya budget lang. Ayan, kasama ko na ngayon ng ating friend, si Jervin. Hello ka naman, Jer. Hi! Mga kahura. Ayan na. For the meantime, nakaano na kami, nagkita na kami. So, yung pupunta muna kami, lalapang muna kasi wala kami ganong kain. So, nag-fast break lang ako dun sa pagunta. So, nawas ka ng logistics? Ano yung nakapanahan? Ano yun? Nagdadalas din ako. Nag-carlip na kami, hindi na kami nag-bus. Paano kasi, ang haba din ng carlip, yung sasakyan private car lang siya. Hindi, same lang din ng 5 dirhams. Kailangan ako babakasin? Ha? Kailangan ako babakasin? August ang bakasyon namin dito. Local lang ako dito. Nandito na po kami ngayon sa Jollibee. So, nakikita nyo, sa Jollibee na kapsarap. So, nilalapang muna kami kasama ko si long time best friend, si Jervin. Salamat si Libre. Ito mo sa si Maruse. Pero yun, okay, malungkot yung si Rosella, itong nagtong. Grabe siya, Lina ma! Hindi pinapansin ang kanyang jowa. So, kaya muna po kami. Bawa kami mag-check. Hello! Ngayon, i-unbox ko yung pinabili kong damit kay Jen. Mga kasama niyo. Ito po kasi yung t-shirt na gagamitin ko pang vlog. Kasi mahirap lang tayo. Ayokong may iba ng damit. Nakalimutan ako. Pinaghahanap ng blazer. Nagpasa na ako ng araw ba may ari nito? Sa Pilip kasi ako nagpagawa ng t-shirt kasi nagpa-print. Kasi ang mahal dito, isang ganito is 100 dirhams. So, kung i-convert mo sa Pilipinas is 1,400. Meron dito nito? Diba, mura lang kung sa Pilipinas dito ang papagawa dito. Ano mo sa Dubai ito? Kaya nagpagawa ko ng 2 t-shirt. Pero paano sa Dubai yan? Sa pang... Bye. Free accommodation? Para pamanin ako at ibang ulit. Free! Sige. Free accommodation. Diba? Saan ako sa'yo? Kasi mo binili. Thank you, pa. Pinano ko siya. Pinaprint ko. Oo. Sa Pinas.
Ito na meron din dito sa Dubai. So, sa'yo yung t-shirt, 100 pa yung, 100 dirhams pa. So, ang mahal, diba? So, 100 dirhams, kung i-convert mo sa Pilipinas is 1,400. So, 1,400, magkano na mabibili mo kung sa Pilipinas ka bibili? So, at yung ano niyan, pinausap ko yung nag-print na hindi nababakbak yung print niya, sa mic naman. Nagalit lang yung amo. Tapos, syempre, nagpabili din ako sa kanya ng ating cosmetic, saka ng ating gamot. Ano to? Viagra? Viagra? Ano to? Tapos, generic yun ako bibili. Tapos ko na generic. Doon ako bumili. Ano ba to? Ano? Iyon mo, binili mo. Ah, okay. Tapos, yung mga gamot, no? Generic siya. Tapos, yung binili ko, pinabili ko sa bus ko kasi wala akong gano'n. Hindi ko alam kung ano yung ano, mas mahal yata rito sa ibang brand. Yung ano, yung eyebrow gel. So, tama siya. Wala kasing Everbelena dito. So, meron dito mga Maybelline. Sephora. So, mamahal. So, thank you, Jervin. Welcome. Next time, ano ito naman. Ano mo yung name sa phone? Bata, eh, grabe ang mga nagagawa. Thank you. Ayan, pauwi na po kami. Thank you, ma'am. So, ayan. Tapos na kami umaura dito sa amin. So, ito yung next destination. Dubai na. Set ang pecha na. Pagoda na. Pagoda na. Wala ka passport? Wala kami passport. Ikaw nag-apply ka na. Panorin mo na lang itong ano natin. Kasi ako ko na tumamaya. Pwede siya ako ah. Para mapanorin. So ayan, papunta kami ng Alwada bus station kasi doon po kami sasakay ng aming target na sinakay namin kanina. So si Jervin, nauna na siya umuwi sa amin kasi sa harap kami dumaan sa mismong main gate. Tapos ayun, sobrang saya, sobrang sulit kasi bukod sa nakita kami, nagkaroon kami ng time mag-bandy ulit. So 5 years kami hindi nakita. Huling kita ko siguro na nasa Bandayan bookshop pa ako noon, tsaka nasa RJ. But the rest, yun. Sige. Ngayon nga, 5 years kaming hindi nagkita. Kaya ayun, nung magkita kami, sobrang naging happy ako kasi siyempre, bukod sa naibigay sa kanya pasalubong ko na pinabili ko sa kanya sa Pilipinas, sobrang na saya-saya ko kasi yung print, pinagawa kong print of issue sa kanya, yung pinakita ko sa inyo kanina, sulit kasi maganda talaga yung ano, yung pagkakaprint, hindi siya mababakbak sabi niya sa akin. Kasi may mga printing kasi na nababakbak agad. So, hindi man ako nakabili ng contact lens, but anyway, sobrang saya. Kaliwa daw bed, di ba? So now, maglalakad kami papuntang bus stop ni Rosel. Akala ko pag Ramadan, maraming sale, pero ang mamahal pa rin pala dito sa Alwada Mall. Mamaya namin itutuloy yung aming gala sa Batuta kasi kailangan namin makasakay agad kasi baka gabihin kami. 1 hour pa naman yung consume time ng ano namin, biyahe from here to Dubai. Ayan, nandito na po kami sa aming car. Pabiyahe na po kami ng Dubai. Time check is 5:30 na ng hapon. At sobrang init po sa labas kanina habang naglalakad kami. Kasi nakakatuwa lang yun. Nakakatuwa lang po mga ka-aura. Tumatawag sa amin. Hindi namin alam na target pala yun. So, after na tapok na kami ng ibang matutot, maliliwalay muna kami ni Rosel. At tapagod din siya sa kanyang pagkagalang. So, standby lang tayo mga ka-aura and I'll be back again.
Yay! Nandito na po kami ngayon sa Ibe Batuta. Kadalating lang namin. So, magagala muna kami dito ng ilang minuto, mga isang oras lang naman. Tapos, saka na kami gugur. Magpapalamig lang kami kasi doon sa silangyan namin carlip. Napakainit. Hello guys, kay kuya na nakakarlip ng kotse na nagkatin sa amin doon sa Abu Dhabi. Salamat po sa ano, sa AC nyo, kinatay nyo. Kaloka ka. So, nakakotse nga ang init naman. Ayun, so magagala muna kami ni Rosel dito. Ayun. Ayan. Hello. So mga ka-aurara, dito po kami ngayon sa China. For saan makikita nyo po ang aming aming pinuntahan dito. Let me see guys, mga ka-aura. Diba? So kami ngayon, konting pasyal-pasyal lang, tapos mamaya-maya uwi na rin kami. Tapos, ngayon, mag-i-ending lang kami ng konting ano dito. So, paano mga ka-aura, hanggang dito na lang po ang aking video today. Kasi po, sabi na pong late at pauwi na rin kami. Pag-iwala rin kami ng aking kasama na si Rosel. At thank you, Rosel, sa pagsama sa akin. Ayun. Tapos, thank you kay Jerbin for bringing my things from the Philippines. Ayun, good luck sa, ano mo, sa new job mo at saka sa interview mo. Please subscribe my YouTube channel and please hit notification bell para like update sa aking mga videos. At kung nagustuhan niyo po ang aking mga videos today, please thumbs up lang po at comment and suggestan po kayo sa aking comments down below.